Beda sendiri. Dengan puasa. Datu bah. Datu. Dipa. Again, barbecue. Hello mga ka-Frasers! Welcome to our vlog! Ayan, nandito kami ngayon sa Centennial Park kasi today meron kaming get-together kasi meron kaming bagong na-meet dito sa Centennial Park and mga cousin sila and friends sila ng aming neighbor na kilala nyo na naman. ano sila? Nagpunta sila dito as student visa sila. So ngayon, interviewin natin sila para malaman nyo din dun sa mga interesado na mag-take ng student pathway kung ano yung pwede ninyong gawin to be successful in the student pathway visa. Okay, so papakilala ko sa inyo mga ka-Frasers yung ating friend dito, si Corey and si Debbie. Vlog? Wala pa. Kasama siya. Mainit pero parang puro apoy na lang. Talaga ang lasa niyan mamaya smoke. Manager. So yan mga ka-Frasers, nandito kami ngayon sa Centennial Park. Ito si 4D. O yan. Saka nagluluto kami ng barbecue. With Corey. Hello! And of course with Debbie. Hello. Yes, Merry Christmas! Nandito kami ngayon. Oh, hello! Ayan. Oh, diba? Ayan. So, mga ka-Frasers, nandito tayo ngayon kasama natin si Corey and si Debbie. Sila yung mga friends natin from Philippines. Kakarating lang nila dito sa Canada. Yan ang pathway nila. Yes. Oh, okay. So, ang pathway nyo is student working visa. Ano ba yung student working visa? SW1 kasi yung nakalagay sa passport. Mm-hmm. So you have chance na makapagtrabaho after your study. So you have 1 year study. Mm-hmm. Then, you can extend that into another 1 year. So 2 years you can stay. And then in 1 year after your study, kailangan mo magkaroon ng full-time job para makapag-apply ka for PR. Oh! So, yun pala yung isang pathway, student pathway, with working visa after 1 year. Oh, okay. Anong naging process? Consultant na pinuntahan para mapabilis and at least you know what they're going to do once na ma-approve ang visa. So, pumunta kami sa E-Square Consultancy in Makati. So, every Saturday, they have orientation. So, Miss Ella, ohay buka. Oh, shout out kay Miss Ella. Hi, Miss Ella. Siya ang nag-o-orient and nag-aasikaso ng clients. So, okay naman yung naging proseso nyo sa agency? Somehow, may some ups and downs. Pero, yun. Pero, at the end of the day, yun. Thankful kasi, yun, nandito na kami. Yay! Oo, tama yan. Nandito na rin, nandito na kayo. So, yun naman ang importante, nandito na kayo. Ilang years bago pwede mag-apply ng PR? So, sana within 1 year na yun, na pagkuha ng employment, dun mo siya ipaprocess para ma-extend ang pag-stay mo dito. Kasi, to have a PR, I think may time ka na kailangan dunuin in 3 years. Para ma-extend yung visa mo, you should have full-time job. So, ma-meet mo yung goal mo ng PR. Yes, yes. That's the goal. That's the goal, yes. Permanent resident. True. O yan mga Frasers ha. Yung sinong gustong mag-student dyan, you can comment down below. Bakit nga ba gusto mo dito? As compared sa Pilipinas. Okay, bakit nga ba? I think greater opportunity and yun, mas mataas ang sahod and mas
magandang quality ng life as compared sa Manila. But then, masaya rin sa Pilipinas. Like, when we choose to live. Yes, tama. Oo. Medyo okay din yung benefits sa pag-family. Dito ka na mag-asawa. Education sa bata. May allowance ang bata. Hospitalization. Yun ang importante talga. The environment. Like, the environment. Tama. Saan ba kayo sa Canada? We're in St. John, New Brunswick. Oh, okay. We're studying in NBCC St. John campus. Okay. The International Business Management course. Yeah. Sabi nila sis, ay yung iba ayaw mag student pathway kasi it's expensive. Oh, okay. Pero kung nagmamadali ka, gusto mo nang pumunta ng Canada, go for it. Pero kung gusto mo may time ka pa naman para maghintay, to apply for PR sa best and mas compared sa student visa. Oh, okay. So, kamusta naman ang Canada sa'yo? Ang experience mo? So far, suabe. Suabe. Suabe lang and wala pa ako masyadong interaction with the locals here kasi kakadating lang namin. We're just August 29. Okay, so yung weather, kamusta naman? Yung weather, malamig na mainit. Oh, yan din ang sabi ko noon . Malamig na mainit. Tama. Malamig yung hangin. Oo. Pero mainit naman yung tirik ng araw. Pero masaya naman. Kung ikukumpara mo siya sa Pilipinas, saan sa Pilipinas yung weather na to ngayon na experience natin? Tagaytay or Bago. Or Tagaytay. Pag umaakit ako ng mundo. Oh, okay. Yung feeling ng hangin, parang Baguio, patang Tagaytay, somewhere na mataas. So, thank you, Cory. Thank you, Cory. Good luck sa'yo, sa iyong studies. Go lang. Thank you. Well, guys, sa mga gustong mag-student pathway, you can just comment down below. You can ask questions and nandito si Cory para sagutin yung mga questions ninyo. Sasagutin namin yan and magko-comment din kami dun sa comments ninyo. Thank you for subscribing mga ka-Frasers. Sa mga hindi pa nag-subscribe, don't forget to subscribe, like, and share. Comment down below for any suggestions and any ideas na gusto ninyong i-vlog namin dito sa Fraser & Co. Thank you! Do good and be good mga ka-Frasers. Bye-bye! Magba-barbecue na kami! Nev! Again! Thank you.